Sino name owner ng Divisoria Market? Bakit po nadadami si Delores po dito? Or ano po, po di ba sabi niyo po mag-file kayo ng isang ombudsman? Kailan po ito mag-file? Bali, tungkol po bakit nadadamay si Mayor Isko. Kasi po, ang pangyayari po dyan, yung Divisoria Market po, isang patrimonial property na minanaka po natin mga Pilipino, panahon pa ng Kastila. Tapos po, para pagtakas ng mga generasyon, ang isang umabit na po sa amin. Kasi po, si Mayor Isko meron po ang nagbenta. Ngayon lang pong 2020 ang pinagbili. Na hindi naman po may bibenta ni Mayor Isko Moreno ang Divisoria Public Market kung hindi siya binigyan ng kapangyarihan ni Vice Mayor Hani Lacuna Pangan. At ang batalang kasama po sa paggawa ng batas na gumagawa si Councilor Joel Chua, si Councilor John Gisip, sila po lahat nakapirma po sila rito na sila yung gumawa ng batas para magkaroon ng kapangyarihan si Mayor Isko Moreno para may pagbili yung Divisoria Market. Kaya lang, kasi po, ganito po kasi yung paggawa na, we are the democratic form of government, hindi po tayo monarchy. Dapat po ma-realize nila na hindi po kaharian yung napanalunan nila last election. Nanalo po sila ng isang mayor sa isang demokratikong bansa. Ano po yung pagkakaiba nyo? Kasi pagkaharian, pag sinabi mo sa'yo, wala ka ng hirap sa Divisoria Market eh, may isang sako simento. Wala kayong dinala doon nung ginagawa yun ni isang Paco. Wala kayong dinala tapos kumakaangking ka sa'yo. Hindi po ganun ang napanalunan nyo, hindi karihan. Ang napanulan nyo po, mayor po kayo ng isang demokratikong bansa. Meron po tayong tinatawag na due process at check and balance. Yun po tayo. Yun po ako nagtataka, nakakalungkot yung bayan natin. Hindi nila naiintindihan na sa demokrasya meron po tayong check and balance. Dapat po, ninotify mo yung mga sector na naapektuhan bago ka gumawa ng batas para yung batas na gagawin mo ay maging makatwiran. Imagine niyo po, umuupa kayo, meron kayong bahay. Pagbalik mo, binenta na ng chairman mo yung bahay mo kasi sabi ng chairman, magagamitin ko pang pagamot ng mga constituent. Ano mararamdaman mo? Yun po yung nangyayari ngayon. Yun po yung demokrasya. Hindi po yun ang intention ng demokrasya. Ang intention ng demokrasya, umunlad tayo, pero natutwist eh.